Hi, my name is Reynold. In this video, share ko sa'yo paano mag-create ng QR code. Yun. So, itong QR code, makikita mo to sa mga business card, sa mga flyers, sa mga images. So, kung gusto mo rin mag-create ng QR code para sa mga marketing materials mo, yan, share ko sa'yo paano gawin to. Madali lang, stay tuned. Para mag-create ng QR code, maraming mga QR code generator online. Pero pwede mo rin gamitin itong QR code tiger.com. So dito, pwede mo ilagay yung kung ano yung link, saan mo sila gustong pumunta, anong website or anong platform. Yan. So lalagay mo lang dito. So dito, dahil pinapromote ko yung apps ng Tapestry, yan. So lalagay ko rito yung affiliate link ko sa Tapestry. Pagkatapos mo i-type yung link, lalabas dito na static QR or dynamic QR. I suggest, ang gamitin mo is yung dynamic QR. Kasi yung static QR, di mo pwedeng palitan yan. Ha? Let's say, gumawa ka ng QR code, tapos nag-print ka ng maraming marketing materials. Kung ano rin yung link na nilagay mo rito, permanent na yun. Yan. Pag static yung ginamit mo. Ngayon, pag yung dynamic ang ginamit mo, dynamic QR code, nag-create ka ng QR code, tapos gusto mong palitan yung link, let's say gusto mong baguhin tong link na to, magagawa mo pag dynamic QR code ang ginamit mo. Kaya I suggest, especially bago ka mag-print or mag-create ng maraming marketing materials, ang gamitin mo is yung dynamic QR code. Ayan. So, dynamic QR code. Ngayon dito, sabi dito, what is the benefit of dynamic QR code? Ayan. Edit your data as your URL B-card behind your QR code anytime. Ayan. This saves you time and money on printing. Ayan. Kaya nga mas maganda yung dynamic ang gagamitin mo pag nag-create ka ng QR code. At the same time, yan, yung makikita mo yung analytics niya, no? Number of scan, time of scan, kung saan in-scan yung QR code mo, saka kung ano yung ginamit na, ano, na cellphone. So, you can start a pre-trial. Yan, nagbibigay din sila ng discount tong QR Tiger. By the way, kung gusto mo static lang, yan, kahit di ka na mag-create ng account dito sa QRcodeTiger.com, yan. Kung static yung gusto mong gawin, yan, generate QR code, makapag-create ka na ng QR code yan. Pero suggest ko nga yung dynamic para mapalitan mo yung ano, no, URL kung gusto mong palitan. Yan, so dynamic. So dito sabi niya, you need a plan feature. So yung pre-account lang naman ang gagamitin natin. Na? Kasi kung titingnan mo dito sa pricing, pwede ka rin naman mag-create ng dynamic QR code dito sa QRcodeTiger.com ng pre-account yan, pre. Kasi makakapag-create ka ng 3 dynamic QR code yan. So, register tayo. So, yun, pinilapan ko lang ito. Nilagay ko yung name ko, email address, saka password yan. Tapos, click ko na yung register. Ayun, registration was successful. Please check your email. So, ngayon, pupunta ako sa email ko. Ayun, so, nagpunta ako sa email. Click ko lang yung activate. So yun, nakagawa na ako ng account dito sa QRcodeTiger.com. Ngayon, to create a new QR code, click mo lang ito, no? Ayan. Tapos lagay mo rito yung link kung saan mo gustong pumunta yung QR code. Tapos dynamic. Tapos generate QR code. Ayan, dito, kung gusto mo siyang i-customize, choose eyes. Ayan, pwede mong palitan to. Let's say, ito yung eyes, no? Ito. Or let's say, itong gusto mo. Ayan. Okay na sa akin yung basic. Tapos kung gusto mo mag-add ng logo, upload. Ayan, kung gusto mo may picture na, pwede mong lagay yung logo mo dyan. Ayan. Tapos pwede mo rin palitan yung colors. Ayan. Or yung frame. Ayan, may nakalagay, scan me. So ayan, pagka okay na sa'yo, na-customize mo na, pwede mo na siyang i-download. Pwede mo nang done editing, click mo na yung done editing download. So, ito na yung QR code na ginawa ko. Yan. Ngayon, pwede mo na itong i-add sa mga marketing materials mo. Pwede mong gamitin yung Canva or yung mga iba pang mga photo editing software. Yan. Let's say ito yung marketing materials mo. Gusto mo ilagay dito yung QR code. Gagawin mo lang is click mo yung upload. Upload media. Tapos yan. Click mo lang. Yan. Ma-add mo na siya. Tapos pwede mo na siya i-download, yan, PDF.
So yan, ito na yung QR code. Yan, let's say ito yung QR code. Click yung camera. Ayan. Tapos pag in-open ko to, ayan. So yun, nag-open siya dun sa affiliate link ko sa Tapestry. So yun, ganun lang kadali mag-create ng QR code. Again, mas maganda kung gagamitin mo yung dynamic QR code para may pwede mong palitan yung link. Thank you for watching. Again, my name is Reynold. Kung first time mo dito sa channel na to, please subscribe. Yan, kung may question ka about QR code or Tapestry, lagay mo na lang dyan sa comment section. Kung nagustuhan mo itong video na to, please give me a thumbs up. Thank you and I'll see you sa mga susunod na video.